Good evening sa inyong lahat. May kaibigan ako, kambal sila, pinaglilis sila sa Tetris. Nagyakapan sila, bigla sila nawala. Ganyan-ganyan yung mga joke ko na nagsisimula ako ng stand-up comedy, di ba? Tapos dati, tatlo lang nanonood. Yung isa doon tatay ko, yung dalawa waiter pa. But I used to be a banker. It was my dream job. Because I was always dreaming in my job. Ay, tapos minsan, pinatawag ako ng boss ko. Akala ko pupurihin ako. Sabi pag upo ko, bigla akong pinagsisigawan. Parang di ka seryoso rito. Ayaw mo bang ma-promote? Mag-promote? Pwede po ba? Sa Saturday po, 8 p.m. meron kaming show. Bring friends! Now, I'm a full-time stand-up comedian. By choice. My boss's choice kasi sinisante niya ako. So, umuwi ako. Sabi ko, Ma, I want to be a stand-up comedian. Sabi niya, ha? Pagtatawanan ka ng mga tao. Pero sabi ni Dad, pagtatawanan ka ng mga tao. Ganun ka-supportive si Dad. Sa kanya nga ako nagtetest ng jokes. Masaya maging ano, masaya maging komedyante. Pero ang hirap din minsan kasi hindi ka siniseryoso. One time, di ba hinihika ako, tumago ako sa ibigan ko, na doktor. Sabi ko, pare, ano ang ginagawa pag hindi nakakainga? Sabi niya sa akin, ano? Tawa ang tawa yung dad ko nun. And when people see my family, they say, wow, your family is complete. You have doctors, attorneys, and a stand-up comedian. So you have a doctor's appointment, an attorney's appointment, and a disappointment. Minsan, yung dad ko, hindi pa nagigets yung mga jokes ko, di ba? Tinanong ko siya eh. Sabi ko, Dad, natatawa ba sa mga jokes ko? Sabi niya, mahirap yung ginagawa mo. Bira lang ng bira. So, bira ng bira, no? Yan kasi yung sinasabi sa akin ng dad ko dati. Thanks for everything, Dad. Ayun pala siya guys, palapakan natin tatay ko. Ang tagal niya kasi mag-CR eh, nabahan ako. 65 na kasi siya eh. So sobrang ganda ng tatay ko, yung birthday candles niya, mukha ng bonfire.